pagsilang ng isang sanggol ay may hatid na walang katumbas na ligaya sa mga magulang. Subalit kaakibat nito ay responsibilidad sa pag-aalaga sa musmos hanggang sa paglaki nito. Isa sa humaharap sa araw-araw na obligasyon ng pagiging isang ina ay si Melody na taga Pasig City. Ako po si Melody Betita, 29 years old. Isa po kami sa pagitan vendors. Kahit pa paano nakakaraos naman po kami sa araw-araw, nabibigay ko naman yung mga pangangailangan ng mga bata. Mabigat ang responsibilidad na nakapasan sa ngayon kay Melody dahil mag-isa siyang nagtataguyod ng anim na anak. Kasalukuyan din siyang nagdadalang tao. Ang tanging pinagkakakitaan sa ngayon ng mag-iina ay ang pagtitinda ng sampagita. Sa awa ng Diyos, may makita naman po yung mga bata na 500, 400, ganyan. Mahirap po eh. Hindi ko rin alam kung paano siya nagkakasya sa sobrang mahal ng bilihin ngayon. Kahit mahirap ay sinisikap niyang malingap at maturuan ang mga anak. Ang tangi niyang sandigan ay ang awa ng Diyos na sila ay tulungang makaraos sa araw-araw at maingatan ang kanyang mga mahal na anak. Pangarap ni Melody na magkaroon ng munting negosyo na hindi na niya kailangang lumayo ng bahay at magbenta ng sampagita para na rin sa kaligtasan ng kanyang mga anak at para na rin sa kanyang kalagayan na nagdadalang tao. Sa awa at tulong ng Diyos, isang sorpresa ang dumating sa pamilya ni Melody. Mula sa pagiging isang pangarap, ngayon ay nagkaroon na ng katuparan ang hiling niya na magkaroon ng sari-sari store. Salamat po kasi natupad na po yung hinihiling ko na magkaroon ng sari-sari store sa bahay. Malaking tulong na po, lalo na po malapit na po akong mga anak. Kasi po matitigil na po kami sa pagtitinda. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Kahit pa paano hindi kami pinabayaan sa araw-araw. Kalakip ng pagsisikap, nawa ay mapalago ni Melody ang kanyang munting tindahan para sa kanyang mga anak. Ang kanyang kwento ay patunay ng kabutihan ng Diyos. Lagi siyang may nakahandang awa sa mga taong sa kanya ay nagtitiwala. To God be the glory!